Magandang araw! Welcome back sa channel na ito. Pero kung bago ka pa lang, ay click mo na ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pinakamakamandag na ahas, ang Inland Taipan. Ayon sa World Health Organization, umaabot sa 138,000 tao sa mundo ang namamatay taon-taon dahil sa kagat ng ahas. Bukod sa mga namamatay, ay nagiging sanhi rin ito ng permanenteng kapansanan. Mayroong higit sa 3,000 species ang mga ahas at 600 sa mga ito ay makamandag. Ang Inland Taipan ay isang uri ng ahas na matatagpuan sa bansang Australia. Ito ang ahas na nagtataglay ng pinakanakakalasong kamandag. Tinatawag din itong dandarabilya ng mga sinaunang tao sa Australia. Una itong inilarawan ni Frederick McCoy noong 1879 at pagkatapos ay ni William John Macleay noong 1882. Ngunit sa sumunod na 90 taon, ito ay naging isang misteryo sa mga siyentipiko. Ito ay dahil sa wala nang natagpo ang panibagong specimen nito hanggang sa muling pagkakita nito noong 1972. Ang Inland Taipan ay mabilis at maliksikong kumilos. Maraming beses kung ito ay umatake at kadalasan ay sakto sa target nito. Ito ay isang carnivorous na kumakain lamang ng daga. Ang Inland Taipan ay madalas mag-isa at sa umaga lamang ito lumalabas upang maghanap ng pagkain. Ang ibang oras nito ay ginugugol sa kanyang lungga. Ang karaniwang haba nito ay 1.8 meters at maaring umabot ng 2.5 meters. Ang isang kagat ng ahas na ito ay may kamandag na maaring makapatay ng 100 tao. Sa loob ng kalahating oras ay maaring mamatay ang isang nakagat ng ahas na ito kung hindi agad maaagapan. Walang ahas saan man sa mundo ang makakapantay sa laso na taglay ng kamandag ng Inland Taipan. Kung ikukumpara sa ahas na Coastal Taipan, mas kukunti ang inilalabas na kamandag ng ahas na Inland Taipan, pero 4 na beses naman itong mas nakakalason. Ang kamandag ng Inland Taipan ay nagtataglay ng laso na neurotoxin na nakakaapekto sa utak, hemotoxin na nakakaapekto sa dugo, myotoxin na nakakaapekto sa mga muscle, at iba pa. Kabuti ang palad ay mayroon na itong anti-venom sa kasalukuyan na ginagawa ng Australian Reptile Park at ng Commonwealth Serum Laboratories na matatagpuan sa Melbourne, Australia. Ang kulay ng balat ng Inland Taipan ay nagbabago ayon sa klima. Kapag tag-init, ang kulay ng balat nito ay hindi gaanong maitim. At kapag naman taglamig, ang kulay ng balat nito ay mas itim. Ang pagbabagong ito ng kulay ng balat ng ahas na Inland Taipan ay upang makasagap ng sapat na sikat ng araw sa panahon ng taglamig. Sapagkat nakatira ito sa mga malalayong lokasyon, bihira itong makita ng mga tao at kakaunti lang ang biktima nito. Sa katunayan, kahit na sinasabing ito ang may pinakanakakalasong kamandag na ahas, ay wala pang tao ang namatay dahil sa kagat nito. Ang Inland Taipan ay hindi agresibong ahas. Kadalasan ay lumalayo ito sa mga tao at umaatake lamang ito kapag sila ay nasa panganib o pinigilan ng tao na makalayo. Ito ay nangingitlog ng 12 hanggang 24 at nagpipisa ito sa loob ng 2 buwan. Nakadepende sa dami ng pagkain ng mga ahas na ito ang kanilang pagpaparami. Kadalasan ay tumatagal ang buhay ng ahas na ito ng 10 hanggang 15 taon. Mga ahas bagamat makamandag at nakamamatay ang kagat nito ay mahalagang bahagi ng ekosistem. Sila ay may tungkuling ginagampanan upang maging balanse ang ating mundong ginagalawan. Ang mga ahas gaya ng Inland Taipan ay umiiwas sa mga tao at tahimik na naninirahan sa kanilang mundo. Kung hindi sila gagambalain ng mga tao, lalo na ang kanilang tirahan, ay mananatili silang hindi agresibo. Dito na nagtatapos ang kwento sa video na ito. Sana ay may panibagong aral kayong natutunan. Samahan niyo akong muli sa mga susunod pang mga kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang bigyan ng like at share. Maraming salamat.